guys, welcome back to another video. Another video na naman. So yun, today I'm gonna show you another DIY na naman. Na sana magustuhan nyo. So ayun, before we start guys, mag-flashback muna tayo dun sa recent vlog ko about dun sa someone send me a gift. Yes. Actually guys, until now I can't believe na nagpadala sa akin si Ate Marge. Oh yes, kukunin siya guys, one of the favorite cosplayer na nakita ko sa TikTok. And actually, ano siya? Famous siya, di ba? So, follow niyo siya guys. Madami kayong matututunan doon sa mga gusto niyo pang i-cosplay or mga cosplay niyo na pwede niyo pang matutunan sa kanya. May mga vlog siya guys. Papakita ko sa inyo kung ano yung YT channel niya guys. Subscribe nyo siya. But, before that, please don't forget to subscribe me, likes, and hit mo na yung notification bell para lang ka-updated sa aking uploads. So, ayun, way back nga tayo guys dun sa vlog ko. Actually guys, nag-chat sa akin si Ate Marge, yung, kasi diba yung nag-vlog ako about dun sa sewing machine na nasa 1K plus yung pagbili mo. No pala, actually mali ako. Mahal pala talaga yun guys. Sabi niya mga nasa 4K daw pala ang ano niya, ang bili niya. Nakalimutan niya kung magkano. Basta nasa 4K pataas. Ayun. Di ba ang mahal? Nakakahinayang na ibigay. Kasi ano siya, medyo mahal siya. And matagal na niyang ginagamit. So nakita ko siya sa mga vlog niya. So ayun. Ngayon, hindi ko siya pa nagagamit kasi hindi pa ako masyadong marunong mag-ganon. Kaya nagpapatulong pa ako sa kapatid ko. And, for now, hindi ko muna siya gagamitin. Papracticing ko muna yung sarili ko. And, in the near future, I'm going to show you guys how to use that. Kasi sana magamit ko siya para hindi na ako mahirapan magtahi. Maganda naman siya, guys. Actually, useful naman talaga yung ganyan. Kaya lang, pag di ka marunong, mahihirapan ka. Kasi alam niyo naman ako guys, diba, nasanay lang ako ng patahi-tahi, using my hand, and doon ako nasanay. So actually, yun yung gagamitin ko muna ngayon. Hindi ko muna sa iyo ipapakita guys yung paano ko ba gagamitin yun, nahihirapan talaga ako. Pero, bahala na. So ayun, mag-start na tayo guys kung ano ba yung gagawin ko ngayong araw na to. So I'm going to show you guys how to recreate. Actually, i-recreate ko yung ano na to, yung cosplay na to. Ito kasi guys, na-cosplay ko nga siya actually. Kaya lang, yung mga previous vlog ko kasi, previous na video ko doon sa kanya nang ginawa ko siya. Actually, nasa TikTok pa rin yun. Guys, please, don't forget to follow me in my TikTok or kahit visit nyo lang ako. Ayan, may na-cosplay. Actually, guys, yung name ko is, pag pinonounce mo siya, is Mina Cosplay. Yeah. Hindi siya Miss Mina Cosplay DIY. Kasi, pangapakinggan. So, Mina Cosplay. Cosplay and DIY. So, ayun. Itong anime ito, favorite ko to kaya gusto ko ulit siyang gawin. So, ayun yung Black Clover. Yung cape ng Black Bull. Oh, favorite ko talaga yun. Kaya, I decided to recreate the cape. Para bongga-bongga naman yung cosplay natin. Actually, memorable sa akin yung paggawa ko ng cosplay nyo. Kasi yung pinaka one of my first na ginawa na cosplay. Yung Black Clover. Yan. So, I'm gonna show you guys how to do the cape. And sana magustuhan nyo. So please don't forget to subscribe me, likes, and hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga uploads ko. So let's start. So yun guys, first I'm gonna show you the fabric I use when I do a cosplay. So, yun. Dati kasi ang ginagamit ko is yung Jenna type. Kaya lang, medyo manipis siya. And, hindi ko na siya nagustuhan kasi naghihimol-mol siya. So, I decided to change. And, nakita ko lang to sa friend ko sa TikTok. Si Ate Yam. Ate Yam, hello!
yung sa Ate Yam, yung lagi niyang ginagamit is yung Katrina type. So, ayun, bumili ako. Ngayon, dumating na siya. So, yun yung itim. Actually, ang kapal niya, para siyang, alam mo yung pang uniform. Ganun yung Katrina type. Meron pa akong ginagamit, guys, kaya lang medyo mahal yun. Ito kasi, mga nasa 37 lang. 1 yard. Ano yung? 1 yard ba yun? 60 inch, mga ganon. Oh, mga 37 pesos lang. And yung nephrofin ba? Mga ganong type. Yung parang, alam niyo yung pang mga lagawn. Mga nasa 92, 90 plus yun. Kaya medyo mahal siya. Hindi na ako bumili ng ganon. Pero willing naman ako bumili ng ganon. Pag yung, it depends sa cost. So, ayun, ito, yan. Ayan gagamitin natin. So, ayun, ito yung una kong ginawa kasi, guys. Kinat ko siya. So, yun, guys. Actually, kinat ko na siya. Ayan. Mga ganito lang. Kasi cape lang naman yung gagawin natin. So, ganito yung ginawa ko, guys. Hindi ko alam kung tama to, pero ano lang. Nag-try lang ako ng in my own. Kung tama yung pagkakagawa ko. So, ayan. Ginanyan ko siya. Hinati ko siya sa... Iniklip ko para siya. Iklipin niyo sa apat. Ganyan eh. Then, pagkaganyan na siya, guys. Ayan ako. I-fold niyo siya dito sa bandang ano, para mag-circle siya. Ayan. Ganyan mangyayari niyan. Ito, ginawa ko na to eh. So, natry natin i-cut siya. Sana tama. So, ayun. Wait lang. Ginawa ko na siya, guys, ang pattern na parang pa-circle na ganyan. So, try natin kung magaling makakalabas. Alam niyo, guys, yung pag-susukat ko ng mga pattern, ano lang talaga, tinatansya ko lang talaga siya. Tapos, kumukuha ako ng mga pattern ng mga damit ko. Para actually, ma-size ko siya, depends sa mga, sa ano, size ng katawan. Ang hirap nito, guys, kasi mapupulit. Magupok. Maano mapukul na yung ano ko, yung gunting. Baka naman. Charot. Hirap gumawa ng sarili mong costume talaga. Ang mahal kasi ng cosplay, guys. So, you need to, ano talaga, create your own. So, ayan. Sabi muna natin. So, tingnan natin kung tama siya. Ayan! So, ayan guys, naging bilog siya. O, diba? Bilog. Kasi dapat maging bilog siya kasi para pag gumalan siya, ayan, magiging ganyan ang ano, peg niya. So, ayan, try natin ngayon na butasin dito sa gitna. So, back mo lang ulit dun sa ginawa ko. Tapos mamaya, tatahiin natin ito. So, ayan guys, kasi hindi ko magagamit yung sewing machine pa kasi di pa ako masyadong marunong baka kung anong mangyari. So, I will use my hand kung saan ako nag-umpisa. So, ayun. Ganito lang ang gagawin. So, yun guys, ang gagawin nyo. Pagtapos nyo mahap ng circle to, i-fold nyo ulit. Tapos, tansyahin nyo yung pwedeng maging anuhan ng ano niya, hood niya. So, ito yung nag-design ko na pag-ibahod. So, dahil yung hood niya is parang pag-anon, so, yun yung mangyayari. Ayan. So, try natin siyang gupitin. Kasi yun, guys, sakto-saktuhan lang talaga ako magawa ng DIY. Kasi di naman ako professional eh. So, ayun. Parang malita. Ay, hindi. Okay lang siya. So, yun yung mangyayari. Ganyan siya, guys. Yeah. So, pag ina na siya, maging ganyan. Okay.
Yan magiging kalabasan niya. Ayan. So, ngayon natin kung ano pang yung pwede maging pattern ito. So, timuna natin. Baka mamendi ka siya sa atin. So, yun guys. Magiging ganito siya. Ganyan. Yan. So, titingnan natin kung paano natin tatahiin yung hood niya. So, let's go. Actually guys, bibigyan ko yun ng tip. Kapag gagawa kayo ng hood style na ano na cape, para hindi kayo mahirapan sa ano size nun, kumuha lang kayo ng ano nyo, ng jacket or anything na may hood, tapos dun nyo i-pattern. Para makuha nyo yung talagang form ng hood. So, ito yung akin. Ipapattern ko muna siya. So, ayan. Diba na-pattern na? Tapos, ganun lang. Tapos, sa kanyang gagantahin. Ayan. Ayan. So, ayan yung ano na. Ganun ang gawin nyo, guys. Para may idea kayo. Hindi na kayo malilito ng size. Katulad ng ginawa ko kay ano, kay Kuma ko ganun. Binatern ko din siya, diba? So, ayun. Kakat na natin siya. So, ayan guys, ito yung kakalabasan niya. So, ayan guys, before natin ipagduktong yung hood niya, ito, ayan. Lalagyan muna natin siya guys ng yellow dito para madali na lang siyang tahin mamaya. So, ayun. Itong yellow ko, ito yung Gina type na sinasabi ko. Medyo manipis lang siya. Para siyang transparent kapag ano. Pero okay na rin siya guys kapag magsisiling kayo ng sa gilid-gilid. So, ito yung gagamitin ko. Okay. Guys, pag bibili kayo ng tela, sabi nga ni Ate Marge, diba, natutunan, na huwag niyong itatapon yung mga natira yung tela, kahit maliliit pa yan, kasi gagamit niyo yan pagdating ng araw. Pagdating ng ano, ng mga panahon naggagawa ulit kayo ng cosplay. So, ayan, tahiin muna natin. Guys, magupit lang kayo ng ano, mga onting gantong ano size para dun sa gilid yung ilalagay. Cut nyo lang siya guys ayon sa size na gusto. So ganyan. Mga maybe tayo madaling madikit. Madikit. Magupit. Alam nyo guys, dati, bago ko gumawa ng cosplay, ay mga cost na ganito na DIY, talagang pinag-iisipan ko. Minsan, dinadrawing ko pa. Pero minsan ngayon, ang labo ko, diba? Ngayon, tinitingnan ko na lang siya guys sa ano, sa Google, or sa YouTube, kung may makukuha akong tips nyo. So, yun guys, eto na siya. Diba, hindi pa nito. Pero anyway, maano mo naman yun. So yun guys, tahiin nyo lang siya guys ng ganito, yan o, hanggang sa matapos nyo siya. So after nun, na tahiin natin, saka natin pagduduktong siya. So I need to stitch muna. Ba guys, pero mas nasanay na ako magtayo sa kamay. Kasi parang mas nadadalian ako. Kesa yung sa machine. Although may machine na, kaya na. Pag-aaral ako pa talaga ng buong. Sana maano siya. So yun guys, natapos ko na siyang tahiin. Ito na yung kinalabasan niya.
So, ayan. Ganyan. So, yun guys. Ito ang ginawa ko sa kanya. Diba yung kanina, ginupit ko yung parang sa hood. Tapos, ginupit ko ulit siya pa sa dalawa. Tapos, ako siya nilagyan ng ganito. Ayan. So, ngayon, pagduduktoy natin siya. Guys, ito na siya. Yan. So, ang next natin gagawin ay yung dito. Pag-learn, saka nalagyan natin ng yellow yung mga dito. Let's do this! Guys, sakit. So, yun guys, ito na siya. Tama ba yung pagkaalam? Kasi yung sa picture dito eh. So, lalagyan ko na lang siya ng cotonis na gold. Then, yung logo niya. So, let's see the outcome. So, yun guys, finally, na-attach ko na yung logo. Ayan. Kinuha ko lang yung sa dati kong cape, tapos ilagay ko na din para hindi na ako gagawa. So, ayan na siya. So, ito yung ano, result nung pinagagawa natin. Okay naman siya guys, di ba? Hindi ko pa lang siya nalagyan ng parang guhit sa likod. Ayan. So, yung itong botones medyo maliit, kaya hindi siya masyadong kita. Pero, bet na siya. So, let's cosplay it. Ito na ang resulta ng ating pinagagawa. So, ang cosplay ko ngayon ay si Gray. One of the member of Black Wool. So, guys, ayan. Ito na. Sana may natutunan kayong araw na to, ngayong araw nito, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. And, marami yung magawa nyo din, di ba? Actually, madali lang siya, guys, pag sinundan nyo yung ginawa ko. So, yun, dito na ako. Nagtatapos. So, see you in my next vlog, guys. Please, don't forget to subscribe me, likes, and hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking uploads. And, please, guys, you can follow me in my TikTok account. So, sa FB ko, IG, pwede nyo akong kontakin doon. In case man may gusto kayong advice or malaman. So, ayan. Bye-bye! See you in my next vlog, guys!